modified pipe po. Hindi naka stock sounds lang po yan, boss. Google! Marinig kita sa mukha eh! Kaya nga, may modified yan. Pasay na ka. Bawit kasi dito sa pasay yan. Pasay naman ganun yung city ordinance dyan, di ba? Kung meron naman tayong sinusunod na national law na hindi naman sobrang ingay guys, di ba? So sa akin, what's up guys, this is Ed Ride. So ngayon pag-uusapan natin guys, yun nga, medyo kumakalat kasi actually nung nakaraan ko pa naririnig tong balita na to, no? So ngayon lang kasi ako na-triggered. At saka guys, nung nakaraan ko pa to alam. So yun nga, hinuhuli yung mga aftermarket na pipe. So, alam naman natin na merong memorandum ng LTO, mayroon tayong national law na merong limitation ang ingay ng pipe. More than 115 decibel pwede nang hulihin. Pag 115 pababa, eh hindi pa pwedeng hulihin yon mga ka-throttle. Ibig sabihin legal pa rin siya. So ito kasi guys, merong video, no? So merong kapwa natin moto vlogger guys, si JC Moto. So sa kanya yung video na to, siya mismo yung na-checkpoint dyan sa may Pasay mga ka-throttle. So minabuti ko nagawa ng video to or gawa ng vlog to, sana makaabot sa kinuukulan dyan sa Pasay at sa ibang lugar, di ba? Kasi guys, halos kalapit lang ako na lugar eh, di ba? Las Piñas lang ako. So, sa mga hindi nakakaalam, eh madalas din tayo napapadaan dyan sa Pasay. Yun nga, yung pinakatrabaho ko dati, eh dyan sa Makati. So, pag-uusapan natin ngayon mga ka-throttle, bakit hinuhuli nila yung mga aftermarket na pipe? Huli ba yung, legal ba yung panghuhuli nila? So, ayan, andito tayo ngayon sa may huli ni Boulevard, no? Papasok ko muna yung video para mapanood nyo. So, ito, a disclaimer lang, nag-usap na kami regarding dito na hiramin ko yung video niya para ipakita dito, gagawin ko ng review. So guys, napakabait ng taong to, no? Nakita nyo naman nung nahuli siya, kalmado, di ba? Tinanggap niya yung violation niya na hindi naman talaga violation kung tutusin dito, no? Yung expired na rehistro guys, sa katapusan ng February. Kahit sabi mong February 1 expire niyan, pwede mo pang gamitin hanggang katapusan ng February. So yun mga ka-throttle, tinanggap niya ng maluwag sa loob, naging magalang sa police, di ba? So ganyan yung mga tularan dapat natin. So motovlogger din yan mga ka-throttle, pakisubscribe nyo na lang. Ito yung YouTube channel niya, flash ko sa screen. Ayan, si JC Moto mga ka-throttle, pakisubscribe na lang please. So paabuti natin ng 1,000 subscribers. So yun lang yun guys, baka may konti kayong time, i-click nyo yung link nasa baba yung YouTube channel niya after nyo mapanood yung video na to. Modified pipe po. Hindi naka stock sounds lang po yan, boss. Google! Marinig kita sa mukha eh! Kaya nga, may modified yan. Pasay na ka! Bawit kasi dito sa pasay yan. Pasay na! Bilis ako, titikit ako dito. Problema nga, modified yan. Wednesday to Friday ko buta. Yun lang mga katol, no? Nadali tayo mga katol. Modified loud pipe, eh stock sounds lang naman itong ano ko. Wendy na! Wendy na! Wendy na! Tas unregistered. Oh my god. So ayun, sa club mga tol, no? Wala eh, violation natin to eh. Modified loud pipe tsaka unregistered. So wala, kasalanan natin to mga katol. So hindi tayo pwedeng magreklamo dahil ginagawa lang nila yung trabaho nila. So ayun mga katol ha, dito sa may Pasay banda,
bawal ang modified pipe dito kahit hindi siya maingay, basta modified pipe. So wala, huli tayo. Tayo magagawa. So yun na nga mga ka-throttle, no? Sa Pasay, hinuhuli yung mga aftermarket na pipe. So ano ibig sabihin na ito? Or ano ibig sabihin ng aftermarket? Ibig sabihin ng aftermarket mga ka-throttle, ito yung mga binibenta sa ano, mga binibenta sa labas na hindi sa kasa or hindi sa Honda mismo. So in short, hindi stock. So like for example, yung kaganyan, no? RBR, chicken pipe, apido pipe, sakop lahat yan. So yun nga guys, yung memorandum kasi nila, bawal lahat ng aftermarket na pipe. So papasok siya sa modification. Yung city ordinance daw nila, kinuha nila to sa Joint Administrative Order 2014-01. So may nakalagay kasi dun guys, bawal lahat ng modification. So basta hindi stock, considered as modification. So totoo naman talaga yun mga ka-throttle. Pero meron tayong mga tinatawag na memorandum sa mga iba't ibang pyesa. Like for example, yung top box, meron sariling memorandum yan. Yung pipe, meron sariling memorandum yan na kung saan nga ang limit ay 115 decibel, not more than 15 decibels, di ba? So kung pasok ka naman doon, hindi ka huhulihin. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-throttle na nagko-contradict yung law na city ordinance versus sa national law. So ano ba dapat yung nasusunod dito? Pwede naman sila guys gumawa ng sarili nilang city ordinance kung yung pinagbasehan nila hindi nagkakalayo dun sa national law mga ka-throttle. At saka dapat merong ano yan, merong public consultation na tinatawag, di ba? So alam nga natin yan sa LTO, yung MBIS, walang public consultation. Kaya malamang sa malamang guys, i-abolish na yung MBIS na yan kasi walang public consultation. So same din dun mga ka-throttle, same din dun sa city ordinance. Dapat guys merong public ano yan, consultation. So hindi natin alam guys, baka yung mga taga-Pasay ayaw nilang na maiingay na pipe, di ba? Pero dapat meron ng specific law di ba? Meron ng specific law regarding dyan sa pipe na yan. So guys, eto lang yung take ko dyan. No? Medyo nakakaawa yung mga hindi nakakaalam ng city ordinance nila na to. At saka di ba, isipin mo guys, taga Las Piñas ka. O sige, eto na lang. Nasa Pasay ka, ano yung mga lugar na sa paligid ng Pasay? So andyan yung Parañaque, andyan yung Makati, andyan yung Maynila, andyan yung Taguig, andyan yung Las Piñas. So di ba guys, napapalibutan yung Pasay ng mga lugar na yan na kung saan hindi pinagbabawal yung aftermarket na pipe, di ba? So merong pinagbabasa yan, 115 decibels, paulit-ulit tayo kasi national law yan mga ka-throttle. So ang pinagtataka ko, no, bakit naaprubahan yung city ordinance na to na sa lugar lang nila mismo? Hindi natin alam guys kung may ano talaga, no? Actually hindi ko na question na yung law. Yung siguro yung take ko na lang dito na parang hindi naman pinag-isipan, di ba? Lahat ng kalugar, lahat ng katabing lugar, wala namang reklamo sa aftermarket. As long as pasok yung decibels, bakit kailangan hulihin? So guys, paano pag naubusan ng stock yung Honda mismo, di ba? Or yung Yamaha, paano pag naubusan ng pipe? So saan tayo bibili? Anong choice natin? Paano kung nasira yung stock natin, di ba? So no choice tayo, aftermarket yung bibili natin. So ibig sabihin may huli na kagad tayo. So sa mga hindi nakakaalam mga ka-throttle, 2,500 yung huli dyan. So yun lang yung take ko. Bakit naman ganun yung city ordinance dyan, di ba? Kung meron naman tayong sinusunod na national law na hindi naman sobrang ingay guys, di ba? So sa akin, dati naka-pipe ako, naka-chicken pipe ako. Pero guys, pinatanggal ko. Hindi naman dahil sa ingay, no? Hindi naman yun yung problema. Kasi naka-chicken pipe ako dati, okay naman eh. Hindi naman ako na-checkpoint eh. Ewan ko bakit naging active ngayon yung gantong ano nila. Gantong city ordinance nila. So masakit sa ating mga rider to mga ka-throttle. Napadaan ka lang doon medyo ano to, medyo confusing sa side nating mga rider to, 'di ba? Medyo magulo. Dapat guys, i-ano na lang, centralize na lang. Bakit hindi na lang i-centralize, 'di ba? Para kung saan man tayo mapunta, safe tayo. Napakagulo mga ka-throttle, 'di ba? So kagaya ko na taga Las Piñas ako, pumupunta ako dyan sa Makati, pumupunta ako ng Taguig, napapadaan ako dyan sa may Villamor Airbase. So ibig sabihin guys, malaki ang chance na mahuli ako, di ba? So wala naman akong choice. Ibig sabihin, iikot na lang ako dun sa may Bikutan. So masyadong ano, discrimination sa atin to mga rider mga ka-throttle. Bakit hindi na lang pakipag-coordinate sa LTO, di ba? At sundin kung ano yung naka-limit na national law. So actually guys, na-discuss ko na to before, no, na siyempre mas mabigat talaga ang national law kaysa sa mga city ordinance, di ba? So meron namang basehan dyan kung talagang valid, pagbibigyan naman yan guys. So like for example, sa Mandaluyong, bawal ang back riding nang hindi mo ka mag-anak
'Di ba? Kung wala ang patunay na kamag-anak mo, pwede kang hulin. Kasi nga, mataas ang kaso ng riding in tandem dun sa kanila. So dito naman sa pipe, meron sariling batas. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari, 'di ba? Medyo ang gulo talaga, guys. So nakakabahala talaga 'to. Disclaimer lang, actually guys, wala naman talaga kasalanan ng traffic enforcer, ang pulis dito, no? Kasi ano 'to eh? City ordinance nila 'to, 'di ba? So kagagawa ng mayor nila 'yan. So wala silang magagawa, guys. Sumusunod lang din sila. So yun lang. Actually yung ano, no, yung dun nga sa expire ng rehistro, kung ako sa pulis sana pinagbigyan man lang, 'di ba? So sabihin na natin expired na talaga. Ilang araw lang naman eh, 'di ba? Ilang araw lang naman. Sana pinagbigyan na lang. So kawawa naman, guys, sa nahuli. Buti na lang mabait siya, ano. So si JC Moto. So yun yung gawin nyo, guys, kapag pulisan ng checkpoint sa inyo. So huwag kayong makipagtalo. Yun lang yung piece of advice ng mga katrotel galing sa akin. Makipagtalo ka na sa LTO, makipagtalo ka na sa traffic enforcer, huwag ka lang makipagtalo sa police. So alam nyo na siguro yung tinutukoy ko, diba? Hindi naman lahat ng police, guys, diba? Hindi naman lahat ng police. So yun lang, guys, anong opinion mo dito? Okay. Comment mo sa baba, guys, pag-usapan natin yan, diba? So kung meron man mga nagtatanong, guys, na hindi ko nasasagot sa baba, replyan nyo na lang, guys, kung napanood nyo iba kong video. Kasi nga, busy din ako. Busy din talaga ako sa buhay. So sinisingit ko lang din yung pagbablog para makapagbigay ng impormasyon. Kung tutusin, guys, bihira ako mag bihira ako mag-vlog ng ride. Madalas ako mag-ride pero bihira ako mag-vlog. Kasi guys, sino ba namang interesado sa buhay ko, diba? Tama na yung makapagbigay tayo ng impormasyon. So masaya na ako dun. So medyo mahaba na talaga itong video natin, mga katrotel. Dito ko na siguro tatapusin. So maraming salamat sa suporta. So hanggang dito na lang. Ride safe, always ride safe. So yun lang yung masasabi ko dito sa video na to. Ride safe.